Hello guys, welcome to my channel. It's me again, Irene. I'm a nurse. I'm a Filipino nurse working here in Finland, and dito na rin ako nakatira ng 6 years. I said 2015, 7 years. Dito na ako nakatira ng 7 years. Mag-8 years na pala sa May. Ngayon naman, i-share ko yung mga tips how to survive your first day as nurse assistant in Finland. So, nag-compile ako ng mga alam kong makakatulong sa mga nag-uumpisa. So, kung nanonood ka ng channel ko, congrats! Alam ko, pupunta ka na dito sa Finland or andito ka na sa Finland. So, congratulations guys sa mga andito na. Kung nag-start na kayo, that's good. Sa work, that's good. And sana makatulong pa yung mga sasabihin ko. Shoutout nga pala kay Chine Michelle. Yan, sino pa ba? Si Miss Virgo dyan sa Hong Kong. Si Bon De Luna, asawa ni Jane yan, kaibigan ko. Hi Bon, thank you sa support. So, let's start. How to survive your first day as a nurse assistant in Finland. So, number one, relax lang. So, first day mo, more on orientation yan. Pero ang orientation dito guys, magtatrabaho ka kaagad. So, okay lang mag-field ka kaagad, pero in pairs, by pairs. So, yun, relax ka lang. Okay lang ang first day. Number two, magdala ka ng small notebook and ballpen para isulat mo yung mga importanteng bagay na i-orient sa'yo. Hindi naman kailangan lahat. Yung mga importante lang, di ba? Para i-review mo pagkatapos nung day na yun. Yun. Kasi syempre, ang hirap. Information overload yan eh. Maraming sasabihin yung nag-orient sa'yo. So, magandang ilista mo lang. So, first day, kahit na orientation yan, number three, kailangan mong i-prioritize ang safety ng pasyente. So, kahit orientation yan, syempre, hindi naman laging katabi mo yung nag-orient sa'yo. So, number one priority, safety ng pasyente. Lagi mo lang tandaan na dapat yung mga side rails laging nakataas pag yung pasyente ay nasa bed. Yung seatbelt ng pasyente or yung turvable, yung belt para hindi mahulog yung pasyente sa wheelchair niya, dapat laging nakalagay yun. Tapos, yung rollatory, dapat nakatabi dun sa bed para madali lang niyang maabot. Tapos, pag may madulas na floor, dapat i-dry mo kaagad para hindi pwedeng risk yan sa pagkahulog ng pasyente. So, i-dry mo kaagad. Tapos, dun sa side table ng pasyente, dapat walang mga delikadong mga bagay tulad ng knife, mga tinidor, ganyan. Siyempre, alam mo naman, mga pasyente natin may Alzheimer. So, pwede nila yun ikadisgrasya kung wala sila sa sarili nila. Eh. So, pwede nilang gamitin yung mga sharp objects. Kumbaga, kung nanay ka or parent ka, i-childproof mo yung environment. Ganun din sa workplace. Dapat tingnan mong safe yung environment ng matatanda. Safety, number one, i-prioritize mo. Tapos, number four, syempre, hindi mawawala yan. Introduce yourself. Syempre, bago ka sa place eh. Sa mga ka-workmate mo, introduce yourself. Pero mga short lang, hindi na kailangan yung introduce yourself na mahabang-mahaba. Short lang yung kung saan ka galing, ganyan. Hindi mo na kailangan sabihin yung age mo. Tapos tatanungin din kung gusto mo ba itong Finland, na-enjoy mo ba so far ang Finland, bidot ko tala, mga ganyan. So, mag-ready ka lang ng mga pwede mong isagot na short lang, mga ganon. Pero, minor lang yan. So, mag-ready ka lang kung gusto mo ng mga, gusto ko dito sa place na to kasi parang ito yung dream ko talaga, mga ganon, i-ready mo. Tama on mun to teo tunut unel, mga ganyan. Yung, this is my dream come true. Pwede mo rin sabihin. Yan. Number five, ask question. So, huwag kang mahihiyang magtanong. So, okay lang magtanong. Mas ma-appreciate nilang nagtatanong kesa nagmamagaling. So,
ask, kahit na ano pa yan, ask. Ito yung best time para mag-ask ng question kasi nandyan yung meron talagang nailaan na mag-orient sa'yo. So, ready yun na mag-sagot ng mga question mo. And kahit naman ordinary days, kahit hindi orientation day, okay lang, ask question. Always ask question. Pag hindi ka sure, ask question. Mas okay pang makulitan na lang sila sa'yo kesa may maibigay ka na pwedeng ikakadisgrasya ng pasyente. So, mas maganda, always ask. When in doubt, always ask. Next, dapat alamin mo din yung mga basic na nung mga yung mga words na kailangan mong alamin. Tulad ng ruo kasali, or yun yung dining area, or yung common room. Ganyan. Yung mga yun, ibibigay ko sa inyo. Magbibigay ako ng list ng mga words na kailangan nyong malaman sa first day. Basic words you need to know. Nosturi, ginagamit sa pagbuhat ng pasyente. Nostolina, telang kailangan kasama ng nosturi para mabuhat ang pasyente. Rollatory, rollator, ginagamit para matulungan ang isang tao na makalakad ng mas maingat at mas maayos. Pera tuoli, wheelchair, suihku tuoli, upuan na may gulong na naigagalaw kung saan pwedeng paliguan ang mga residente. Pritsi o laveri, higaan na may gulong na naigagalaw kung saan pwedeng paliguan ang mga bedridden na residente. Vessa, water closet, ruo kasali, dining room, maku huone, bedroom, toimisto, office, puku huone, locker room, parveke, balcony, varasto, storage room, aula, common room or lobby, sanku o vuode, bed, higaan, pöytä, table, lamesa, tuoli, chair, upuan, kaappi, cabinet, hyllö, shelf, laatikko, drawer, tiskikone, dishwasher, pesukone, washing machine, kuivuri o kuivausrumpu, dryer, kahvinkeitin, coffee maker, mikro, microwave oven, uuni, oven, jääkaappi, refrigerator, televisio o telkkari, TV, radio, puhelin, telephone, kännykkä, mobile phone, laturi, charger, läppäri, kannettava tietokone, laptop, tietokone, computer, lautanen, plato, harukka, tinidor, lusikka, kutsara, veitsi, kutsilyo, lasi, baso, muki, mug, kuppi, cup, kattila, kaldero, kauha, sandok, kulho, mangkok, kansi, pangtakip, ruoka, pagkain, juoma, inumin, mehu, juice, kahvi, kape, sokeri, asukal, suola, asin, ruokalina, bib, maito, gatas, gluteniton, gluten-free, maidoton, walang gatas, lactositon, lactose-free, leipa, tinapay, puro, porridge, hedelma, prutas, vihannes, gulay, liha, karne, kala, isda, kana, manok, voy, butter, yusto, cheese, kinku, ham, peruna, patatas, lakana, linen o bedsheet, peito, kumot, pusilakana, duvet cover, tyyny, unan, tyyny, lina, punda ng unan, liukulakana, madulas na tela na pinapatong sa bedsheet, vuode suoya, makapal na tela na pinapatong sa liukulakana para sa madaling pag-move ng patient sa bed at para hindi mabasa ang bed pag nakaihi ang residente. Minsan tawag din dito ay sirtolina. Lampu, lamp, sofa, sofa, yöpuku or yöpaita, nightgown para sa mga babae, yövaatteet, night clothes, kakka o uloste, tae, pissa, virtsa, ihi, vaippa, diaper, pesulappu, papel na binabasa na ginagamit na panglinis o pangpunas sa katawan ng residente. Pyyhelina, towel, vessa paperi, toilet paper, kasi pyyhe, hand towel, saippua, soap, sampo, shampoo, hoitoaine, hair conditioner, kasi desi, hand sanitizer, roskat, basura, roskis, basurahan, roska pussi, garbage bag, pesuaine, detergent, huhteluaine, fabric softener, voide, lotion, pesu voide, washing lotion, kadalasang ginagamit sa panglinis sa ari at puwet ng residente, katetri, catheter, virtsa pussi, urine bag, virtsa pullo, sorsa, urine bottle, alusastia, bedpan, bioyate, biodegradable waste, sekayate, mixed waste, kaukosadin, remote, kaide, side rail. Last but not the least, dapat may initiative ka. Pumunta ka dito as trabahador, hindi ka estudyante. So,
oh naman, given na mag-aaral ka, ganyan, pero dapat may initiative ka pa rin. Gawin mo na kung ano yung alam mong, yung pwede mong gawin. Kung may may basa dyan, punasan mo na. Kung may madumi, or yung common sense, gamitin mo na, and okay lang yun. Yeah. And abangan nyo sa next vlog ko, mag-prepare din ako ng mga important phrases na kailangan nyong malaman para ma-survive ang first day. So, that's it for today, guys. So, remember, guys, you only live once. So, enjoy life, God bless, and take care. Bye-bye. See you on my next vlog, guys.